Actually, first time na mag-comment. Ano yung adjustment na ginawa mo? First time ko mag-commit. Ay, alam mo, it's a different kind. Kasi nga, this is the time na, ito nga yung tamang panahon na maintindihan ko na yung idea ng improvisation. And ito yung, ang comedy kasi it's the right timing of everything, di ba? So ngayon, kapag ang pinaka nakakatawa dito, eh yung magbibigay ka kung babalik sa'yo yung binigay mo. And so far, dahil magagaling yung mga kasama kong artist, eh nabalik, nagagawa namin ng paraan na nakakatawa yung mga eksena. Basta challenge ka ba magpatawa kaysa magdrama? Kasi mas kilala ka sa magdrama, di ba? Challenging naman. I think lahat naman ng acting parts ng lahat ng parts sa pelikula na yung mga eksena ginagawa ay challenging naman. And ako naman, lagi akong kabado sa lahat ng bagay na kaya gawin ko. Kasi nga, lagi kong kasama, puro magagaling na artist. Pero first time ito, salang talang sa comedy, di ba? Yes. Pero naano ka? Na-take-to ka ba dito sa comedy? For the first time? Na-take-to ka? That's a bad one. Ako naman, okay naman. At least, okay sa akin ang mga takes. Take 2 and take 3. Wala naman akong problema doon. Kasi at least, nagagawang ko ng paraan na mapaganda yung pelikula namin. Mas happy ako sa ganun. So, yung experience working with Don and Vic bilang parents niyo. Siyempre, nung bata ka, napapanood mo sila, di ba? Itong pelikula namin, there's a specific kind of feeling whenever you, di ba, parang whenever you love somebody, lalo na sa family, there's a specific kind of love that you give. And offset kami, as in, nag-e-enjoy na kami, na feeling namin, pamilya na kami talaga. Kung bagay na yung vibe namin yung character na nanay ko si Boss, na si Miss Don, tsaka nanay ko si Bossy, kapatid ko silang dalawa. So, there was a family love na nangyayari na kahit off-cam. And sobrang, wala, nung time na to na ginagawa namin, nawala yung pressure sa akin. Biglang lumuwag lahat ng feelings. Nagagawa ako, nakakagalaw na ako ng maayos in front of them. Na-overwhelmed ka. Una. Na-starstruck ka ba? Na-starstruck ako. Na-awkward ka rin. Parang na-awkward kasi drama ka talaga ng asa eh. Tsaka ano pa ako, particular ako sa chemistry with somebody. Alam lang. Kasi syempre makakasama ko sila and hindi ko naman sila kilala. Isa maliit na panahon ng shooting namin, kailangan namin makabuo ng something beautiful. And rapport, chemistry. At nung second shooting day ko, wala na lahat yun. Wala na. Kasi lumuwag lahat ng feeling. And ginagawa na lang namin. Nag-enjoy na lang kami habang gumagawa ng something great. How's it working with stars from other networks? Like si Gabby. Actually, wala ako. Si Ruru. Wala akong problema sa kanila. Kasi ako naman, professional. Ako naman basta maayos kang patrabaho. Wala na akong problema sa akin. Kaya ko nang gawa ng paraan. Ayun. So ito, wholesome na bang image mo ngayon? Dati, di ba? Dati ba hindi? Dati na. Sexy, di ba? Gumawa ka ng indie, mga... Nakapag-naplapak sa lalaki. Hindi, successful na siya sa ako. So ngayon, drama na, di ba? Ngayon, ito comedy. So ito na ba? Tatanggalin mo na ba yung image na yon, yung indie actor image mo yun? Parang hindi pa naman. Or gusto pa, mo pa rin bumalik to? Ako naman kasi kung anong role na ibigay sa akin, gagawin ko pa rin naman. At kung lalo na kung gusto ko yung script, wala naman akong, wala akong problema sa stereotype, wala akong problema. Basta may kwento ako, ikikwento ko siya. Sa-successful ka dun sa isang daang tula, ha? Oh. Hindi ka naman magpa-sexy doll. Tapos yung Mr. and Mrs. Cruz, hindi ka naman magpa-sexy, di ba? Nako, abangan nyo po ang Mr. and Mrs. Cruz. Sa January na to, I think, na 4Viva. Mr. and Mrs. Cruz. So, anong meron ba? Ang shooting namin, nag-shoot kami, almost half of the film is in Palawan. So, may beach scene ito? Mature content. Mature. Adult. Yeah. LJ ba yung sabi? Hindi, si Rise of Sinon. Rise of Sinon. Directed by Sigrid Bernard. Wow! So, sabagay. Malaswa. So, si Burl dito. Hindi naman, kasi comedy kami. Si Rise of Sinon. Nako. Matuplicated ako, no? Kita-kita. Sigrid to eh.
it's a different kind of film. Hindi ko siya, hindi siya makukumpare. No? So, kayong dalawa lang ang bida dito? Merong mga konting, oh, actually, parang almost Blue Lagoon, 80%, ganun, oh. 80% na pelikula kami ng dalawa. Kayong dalawa lang. Padalo ba yung jowa niya ron? Si Chola? Ay, hindi. Wala. Nasa Palawan kami. So, problemets. Walang signal doon. Meron naman. Ah, meron pa rin. So, matawag pa rin. Maganda naman ang El Nido at saka Puerto Princesa. So, ano yung papakita mo doon? Sige. Bigyan mo kami teaser. Dali. Secret, ma'am. Basta may makikita. Malaki ba yung makikita? Malaking bagay ba yung makikita namin? May excite ba kami sa mga kita namin? Pa, o baka ano ba yun? Siyempre, ano bang expect natin pag nasa beach ang location? Ah, okay. So may mga abs ka na ngayon? More than pwede sabihin. Ayun. So kahit pala mahaba ang hair mo, kailangan ba ganyan? Hindi, ako, humahaba lang naman ang hair ko dahil sa continuity. Anong take mo sa sinabi ni Sandro na nakasama mo sa Spreadicore na ayaw na yung frontal nudity? Kasi nakasama mo siya sa Spreadicore. You know what, I think lahat naman ng actors may limits. Kahit ako, may limit ako. And of course, I respect the guy. I respect his decision of everything. Kasi doon siya sumikat, doon ba siya nag-award eh? Ay, hindi ko. Parang wala naman akong umako. Oo nga. Hindi naman, I think, doon sa... I think hindi yun yung nagpa-award sa kanya. Hindi yung award na yun. Parang hindi. Kasi it's an acting award. Hindi naman yung... Hindi naman siya in fairness. Parang hindi siya talaga ng frontal. Ang ano kasi, ang take ko dun sa ganun, he was very brave to do that. Ikaw din naman eh. Hindi lang na. Well, kasi naisip namin ng time na yun, it was part of the scene. And kailangan siya ng kwento. Pero ngayon ba, pag maganda yung project talaga, pang award, gano'n, kaya mo pa rin mag-frontal nyo doon? I think hindi ko siya gagawin for the award. Okay. O, gagawin ko siya kasi gusto ko mag-kwento. Para kumita, di ba? Para kumita yung pelikula. Di rin. Di rin eh. Gagawin ko siya kung kailangan siya ng kwento. Pag bad exposure ka lang naman, paano yung pa-frontal, di ba? Well, no. Every actor has a limitation, lalo na sa mga. Okay. I respect Sandino. I'm actually proud of him. So changing partners ngayon. Oo, napanood mo. Oo naman, napanood ko yung play at saka yung pelikula. May next serye ka ba sa EBS? Sorry? May next serye ka? So far, wala pa. And may niluluto kami ulit ni Jason Paul Laksamana na pelikula. Wow! For wow. I think this is gonna be with Yasi. Yasi Press. Apple Biba. So wholesome to. Si Yasi. Yeah, I guess. Pwede. Rom-com naman. Kumatok siya sa isang daang tula. Rom-com naman. Diba? Si comedy depende ka sa material. Depende din sa material. Naman isang daang tula, kumatok. Diba? Yeah. Naging box office actor ka na doon. Oh, hindi naman namin in-expect. No? hindi ko siya makiklaim eh. Kasi hindi pa rin naman ako yung nagdala din eh. Ang dami namin gumawa na. It's a blessing, I think. It's an achievement na maka 100. Oh, pero market, yung 100 million market, diba? Nagkaroon ba kayo ng bonus doon? Sorry? Nagkaroon kayo ng bonus? Yeah, of course. Bigay bonus, diba? Yeah. And swerte naman, swerte eh. Lalo na, first mainstream film ko yun. Hindi namin in-expect yung reception. So, in-enjoy na lang namin kasi nung ginagawa namin yung pelikula, parang wala talaga kaming expectation. Ikaw ba walang balak na gayaan si Bella na mag-script din at Eventually, baka mag-direct din ako. I think yun naman yung susunod na magiging path ng isang actor. Mm-hmm. Pero have you tried writing scripts? Hindi. Usually concepts lang ako. No, concepts lang. Kasama. Usually, nasa creative parts lang ako. Creative consultant. Sige, tama na. May picture si Andrew. Tama na. Andrew pa rin man. Tama na yan. Ulit-ulit na itanong. Sige. Paano muna? Picture mo na.